explain mo sa atin ngayon, mamaya-maya konti, anong ibig sabihin ng tapestry? Ang iba pagbasa nito, tapestry. Anyways, I am entitling my sermon this afternoon as the tapestry of God's glorious plan. Pastor, talagang i-explain mo yan sa amin ha, para maintindihan po namin. Yes. I would like us to open our Bibles, please, to the Gospel of Luke chapter 2, verse 21. Isinali ko po yung, ano, yung verse. Sana klaro pa din sa likod, ano po. I will be, ayan na, it's from the English Standard Version. I will be leading us. Join me after. With your eyes and I will audibly. Here we go. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. God bless the reading of His word. Tayo'y manalangin muna. Kunin mo natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, ngayong hapon na to, nandito kami. Sinasamba namin kayo, Panginoon, dito po sa house po ninyo. Panginoon, ang celebration namin ngayon ay nagpo-focus po para sa inyo, Panginoon. This is your day. This is your time. Kayo po yung object ng aming pagsamba o Diyos. Hindi po yung aming mga sarili. Panginoon, ang samo po ng mga puso po namin na naway maintindihan namin, Panginoon, ano po yung nire-reserve, ano po yung tinatago po ninyo ngayon na para ho ibibigay po sa amin. Naway maintindihan namin, Lord, ang banal po ninyong salita. Ini-invite po namin ang banal na presensya po ng Holy Spirit. Banal ng presensya po ninyo, Panginoon, na mag-move po sa isang-isang buhay natin ngayon sa simbahan at higit sa lahat sa puso po natin. Taso natin yung kamay mo natin. I-express mo daw yung pag-ibig mo kay God. Sige daw, sabihan mo si God, Lord, mahal na mahal kita. Very much, so much. I-express mo daw yung emotion mo kay God. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. And Lord, may you use me to be your mouthpiece. I'm trusting to your anointing and to your wisdom. In Jesus' beautiful name. And all of God's people will say, Amen and Amen. Pero parang doon natin si Lord, kakapunin po tayo. Si Lord dito'y nakikipag-usap sa mga ilan. Kasi hinanap nila ang Diyos. At talagang nakita nila ang Panginoon eh. Kasi yung kapanganakan noon ng ating malulubos, ito po'y nangyari sa isang ordinaryong araw na hindi ho namamalayan ng lahat. Alam po ninyo yung mga extraordinaryong mga bagay-bagay ho sa mga buhay natin na about to happen, na mangyayari ho sa unahan or anytime. Usually, nagsisimula ito sa mga panahon o araw na hindi ho natin ini-expect. Hello, amen? Bibigyan ko kayo ng isang example sa mga mag-asawa. Gaya ko po, ano po? In-expect ba ninyo nung kayo unang nagkakilala na hanggang ngayon kayo na eh? Kasi yung mga yung panahon mo na kayo nagkita, ano yun eh, parang aksidente lamang yung parang ordinaryong araw lang, ang ordinaryong panahon. Pero sa perspective ho ng Diyos, sa paningin ho ng Panginoon, hindi po yung isang ordinaryong bagay lang. Simula ho yung ng isang malaki at saka dakilang bagay ho. Gaya din sa birth ng ating Savior, sa first Christmas morn, biro mo lahat ng mga tao, busy. Kasi fiesta din yun. Pero may mga iilan na sa kanilang puso ho, hinahanap nila ang Diyos. Isa na doon yung mga pastol na nasa sapsapan. Ganito ho yung nangyari. Habang nasa open field ho sila, nandun ho sila na nagpapakain sa kanilang mga hayop, biglang may bumulangga ho sa kanila ng mga anghel. Hello? Sila ho'y na surprise, sila ho'y na shock. First time ho nila na nakakita ho ng anghel. Ito ho ang mensahe ng mga
makapangyarihan ho ng mga nilalang. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Sabi ho ng anghel, kasi hinahanap ninyo ang Diyos eh. Sa puso ho ninyo eh. Ito ho yung sinyal paano ho ninyo makita ho ang Diyos. Di ba ang promise ng Panginoon? If we will seek the Lord, we will find Him. If we will call in the name of the Lord, God will answer us. Amen? Amen. Pero sabi ho ng Diyos, sa dami ng mga ipinanganak na bata ngayon, hating gabi ho yun, midnight, kaya nga yung tradisyon natin, yung Christmas Eve, ito yung sinyal, sabi ho ng Diyos, kayo'y magkakahanap ng isang manger. Ano gani yung Tagalog sa manger? Pasungan, pasungan ba din yun? Sa Bisaya, sa amin, pasungan yun. Kung sa Sabat ba? Kung saan ho, nandun yung mga hayop, saan yung pinapasilong sila pag gabi? Manger. Sabi ho ng, ano, ng mga anghel, this was the great herald, you will find this manger and a baby born, saka yung baby ho was wrapped with swaddling clothes. Nakabalot ho yung baby. Before I make my outline, tiningnan ko po, sapagkat sa ating Pilipino, normal man ho yun, yung kapanganak ho ng baby, kagad balutan ho ng lampin. Kakaiba pala sa Israel, kasi pag kapapanganak lang ng nanay, ang baby ho ay pinababayaan lang na hindi ho nagdadamit. Kaya na, para magang isang bukod-tanging pangitain ho, sa isang baby na kapapanganak lang sa kustombre ho ng Israel na nakabalot. Kaya nga sabi ng anghel, ito yung sinyal na yun ang manunugos. Ang una ho, makikita ninyo na siya ho'y nakabalot ng lampin, swaddling clothes. At siya po'y ipinanganak ho sa isang manger. Palakpakan doon natin ang manger. Kalimhasa no, alam na kasi natin ang nativity, ano? Kaya nga, kahit ho, ipipikit natin ang ating mata, talagang yung chronology ho, may idea na tayo paano ho, ipinanganak si Jesu Cristo. But ladies and gentlemen, not so much at the time nung si Jesus talaga ay pinanganak. Ito yung pag-usapan ko ngayong umagang ito. Sapagkat yung swaddling clothes, can we say now the word swaddling clothes? Swaddling clothes. Yung lampin, may kahulugan yun mga kapatid. Yun ang mensahe natin ngayong hapon na to. Ang simbolo ng swaddling clothes o yung lampin na ibinalot ho sa kapapanganak lang na manunubos ho, speaks about the destiny of Jesus, which God Almighty laid for Him. Say the word, destiny. Destiny. Yung lampin, karamihan ho, sa panahon natin ay gawa na ho sa cotton. Pero yung tunay talaga ho, na damit ho sa kanilang panahon ho, sa mga Hudyo, sa mga Israelite noon, are made of two threads or loop. Gaya ng mga ibang mga damit po natin ngayon, na ito po ay parang isang tela lamang, pero kung kukunin ho natin ang magnifying glass, makikita ho natin na ang dami pala nitong mga, anong tawag yan? Yung loop. Dami pala nitong hilo, thread, made of thread. Kaya na, ang mensahe ko ngayong hapon na to, tapestry. Ibig sabihin nun yung thread being woven one to the other, producing a one piece of cloth. Say the word tapestry. Tapestry. Yung buhay mo, no? Bawat buhay mo natin, ang dami talaga nating pinagdadaanan. Ano po? Dami ho nating mga hirap, dami ho nating mga sakit ng buhay, dami ho nating nadaanan mga failures, mga trials and testings, pero tingnan mo yung sarili mo ngayon. I'd like you now to place your palm to your chest and tell this with me, I am a tapestry. I am a tapestry. Produkto ikaw ho sa plano at sa grace ng Lord, bakit ka nandito ngayon? Yung swaddling clothes, yung lampin na ibinalot ho sa kapapanganak lang ho na manunugos ho si Jesus Christ, ang ibig sabihin nun, para bagang sinasabi ho ng ating Heavenly Father na may destiny ako nitong batang to.
Hindi ito pinanganak sa mundo na aksidente lamang. Hindi ito pumunta dito sa mundo na karaniwang bata lamang. Siya ho ay may tadhana na nasa unahan. Yun ang ibig sabihin ho ng swaddling clothes. Hindi lang yun kaya basta lampin-lampin lang. May ibig sabihin yun. At yung swaddling clothes na yun, na hindi lang yun para din sa ating Savior lang mismo. Don't you know that at the same time, that swaddling clothes speak at the same time about you and me. In fact, ngayong hapon na to, gustong ipaabot ng Panginoon sa atin that He as well has a glorious destiny for you and for me. Amen. Sabihan mo yung katabi mo, tapikin mo yung nasa katabi mo, sabihan mo na ikaw ho ay may tadhana na galing sa Diyos. May tadhana tayong itinalaho ng Panginoon, no, mga kapatid. Di ba? Minsan, no, sa mga pinagdadaanan ho natin, gusto nating mag-give up na po, di ba? Sa mga dami ho nating mga storms, mga trials sa pinagdadaanan, gusto ho na natin, ano, yung parang, di ko na kaya, Panginoon, gusto ko nang umalis dito sa mundo, kung pwede na, Lord, mamatay na lang sana ako. No, ladies and gentlemen, listen to me, God is still working in your life. Amen. Si Lord ho ay nag-work sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May tadhana, may isang magandang kinabukasan na bini-prepare, nire-reserve ni Lord sa bawat isa ho sa atin na nasa unahan ho. Amen. Amen. Palapangan na natin ang buhay mo. Sabi ho ng Romans chapter 8 verse 29, for those whom He foreknow, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Ikaw ito at ako ito, mga kapatid, tayo itong lahat. Sabi ho ng Diyos, may tatlong description diyan. The Lord foreknew us. Ano ba yung foreknew? Kilala tayo ng Panginoon simula't sa pulpa po. Noon pa talaga. In fact, bago tayo pinanganak dito sa mundo, kilala ka na ng Diyos. Amen? Amen. Can you imagine that? Parang hindi natin maintindihan yun eh. Bago ang nanay at ang tatay mo ay nagkakilala at bago ka na naging tao sa sinapupunan ng iyong nanay, alam at kilalang kilala ka na ng Diyos. He foreknew you way before. Amen? Amen. May isa kong libro na nabasa. Nung tayo daw ipinanganak dito sa mundo, meron daw unseen witness na nakasmile ho sa atin. Nung ipinanganak ikaw sa hospital o sa bahay, sino yung kasama ng nanay mo? Of course, pastor, yung tatay ko. But don't you know, beside of your daddy, of course, and your mom there around, God Almighty, ang Diyos ho natin na may likha ho ng langit at lupa, He was there as an unseen being watching at you, smiling and saying, I know you, child, before you were born in this world. Amen. Ano yung pangalan mo? Kaya nga, do not hate your name. Amen. Kasi si Lord mismo ang nagbigay niya ng suggestion sa nanay at saka sa tatay mo, ano yung ipapangalan sa'yo? Amen. Di ba? Minsan, no, kasi yung pangalan no, natin, sobra na hong, ano, yung, saan yung kinuha yung pangalan mo? Pastor. Galing kasi yan sa Almanaki yung pangalan ko eh. Do not hate your name because God, si God mismo, ang siya nagbigay niyan o nagpangalan niyan, bakit meron kang pangalan ng ganyan? That's your name. Hello? Amen? Amen. The Bible said, He foreknew you. At ang kasunod o mga kapatid, He predestined you. Ibig sabihin nun, tinadhana na tayo ng Diyos mula pa po ng hindi pa nagsimula ang lahat. Kaya nga, pre, destined, may tadhana ho tayo mga kapatid. And the Bible said, why so? Because He wanted us to conform. Ibig sabihin nun, that we will become like Jesus. Amen. As I mentioned a while ago, yung lampi na ibinalot ho kay Jesu Cristo, nagsisimbolo yon sa kanyang personal na destiny ho.
na siya po'y ipinanganak sa mundo na may plano ang Diyos. In like manner, ang kalooban ho ng ating Diyos na Ama na nasa langit na maging kapareho tayo kay Hesus Kristo, na yung pagtungo ho natin dito sa mundo, yung kapanganakan natin dito sa mundo, may plano din ang Diyos, may tadhana din ang Diyos sa isa't isang buhay natin. Amen? Amen. Palakpakan ho natin ang buhay natin. Noong last Sunday, nandun ako sa Talusan, nagpapasalamat ho yung mga kapatiran ho natin sa mga used clothing ho natin. Eh, hindi pa talaga natin na ipadalala ho lahat kasi yung pagpunta ho namin doon, may isang kasama akong kabataan. Nag-tracking kami, sirang-sira talaga yung daan. In fact, on our way home here, ako po'y nahulog ho sa, ano, sa motor. Can you imagine that? Naghabal-habal kami ho. Maputik talaga yung damit ko na nasa barko. Ako po'y, nung natingnan ko yung sarili ko sa, ano, sa salamin, ayan naman. But de bale, we arrived here in Zamboanga, safe and sound. Yung pastor ho natin doon, may tatlo siyang anak. Eh, yung pangatlo ho mga kapatid, kaisa-isa hong lalaki, napifeel ko na mas paborito siya ng kanyang tatay. Kasi siya lang kaisa-isang anak, tapos kamukha ho sa kanyang tatay. Pero yung pastor ho natin doon, hindi ba expressive? Tinatago lang, nanun lang sa kanyang puso. Eh, minsan ho, kasi yung kanyang anak, itong pangatlo ho, ano ba, yung masuway ba sa, ano, sa kanyang parents? Ano yung sinasabi ng tatay ng nanay? Hindi ho pinapakinggan. Yung kilala ho ninyo si Richard. Sabi ho ng tatay ng nanay, anak, huwag magbabarkada ha, kasi yung mga barkada, ay talaga, nagpabarkada, anak. Huwag magbindisyo ha, ay talaga. Maaga nang umuwi, at saka yung problema, at saka buong akala ho ng pamilya na nakapag-graduate na ho, at saka sasakay ho ng barko. Eh, nagtaka ho yung nanay at saka tatay kasi magto 2 years na ho, hindi pa sumasakay ng barko. Then later they realize po, eh, yung pastor ho natin at saka kanyang asawa, umiiyak ho, sapagkat may dalawa palang subject na bagsak eh. Kaya ho, eh yung dalawa hong ano, anak na babae, nakapagtapos sa pag-aaral, nakapagtrabaho na po galing ho sa Taiwan. So, yung pastor at saka nanay, inisip yung lalaki kasi tayo mga lalaki, tayo ho yung bumuhay sa ano, sa mga asawa ho natin. Kailangan magkayuto tayo. Paano umaakit ho yung ano, yung edad ho ng anak na lalaki? So, prayer na prayer, tinutulungan niya natin na Lord, bigyan ng guidance yung bata. Siguro na-realize ng bata na hindi ho hanggang buong buhay niya na ano, yung pariwara ba yung buhay. Naisip niya na kailangan magtrabaho. Now to God be the glory ho, recently lang siya ho ay nakalabas ho, nandun ngayon ho sa taon nito, sa Saudi ho. At siya ho'y ka-re-receive lang ng kanyang salary nung pagdating ko doon sa Talusan. Nag-wire sa kanyang mama, Mama, nagpapadala ko ng pera para ho sa Thanksgiving. Nagpadala siya ng ano talaga, yung pasalamat ho niya sa Panginoon. Umiyak yun ho yung tatay na nag-share ho sa akin yung nanay. Kasi may mga panahon na gusto na nilang i-give up ang kanilang anak pero hindi ho, naniwala sila sa Panginoon na ang Diyos ho ay may magandang plano ho sa bata. And I know, ladies and gentlemen, hindi pa tapos na mag-work ang Diyos ho sa buhay ng batang to. So, I'm talking about Richard, nephew din namin yun, kasi pamangkin din yun ni Sister Delia. And ladies and gentlemen, ito din ang mensahe ng Diyos para sa iyo at para sa akin, sa ating lahat. God has glorious plans into our lives. Amen? Palakpakan doon natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. May mga problems, may mga trials pa man talaga tayo, no? Araw-araw, kailangan haharapin natin yun. Kailangan may positive attitude doon tayo. Kailangan we need to face our everyday situation with faith. Kami din ni Sister Delia. Pero ngayong taon na to, nagpapasalamat kami sa Panginoon, no? Kasi yung mga bata,
meron na silang mga magagandang buhay at saka dahan-dahan no, na puporma yung kanilang, ano, kanilang individual lives. Si Ea ho, papasalamat kami sa Panginoon sapagkat kasisimula lang po niya ng trabaho sa kanyang bagong employment ho. Nandun na siya sa Qatar ngayon. And, bale, it is a surprise and it is a, not a complete shock, pero parang bagang na-astound kami at saka na-impreso kami sa galing ho ng Diyos, sa grace ho ng Lord sa buhay ho ng mga bata, ng mga anak ho namin. Kasi si Ea ngayon, nasa ho sa beauty and skin clinic ho sa Qatar. Yung kumbaga dito ho, Vicky Bello, doon siya ho nagpatrabaho. Tapos panay ho niyang text. Napakuwi siya noong Agosto. Pero sabi ho niya, Mama, I must work and I need to work. Inisip ko niya, gusto niya tumulong ho sa amin at saka sa ministry ho. Hindi ko ba ma-bear sa mind ko noong itong mga batang to, ipinanganak sila noong maliit pa po sila. Sila ay lumaki na ngayon. Si Ea, yung eldest ko namin, she is now 25 years old. Yung lalaki din namin, nandito ho sa doctor's hospital. Eh, masaya-masaya kami sa kanya kasi nakikita ko si Gamaliel. Sa tatlo kasi, ang dalawa ho, puting-puti, singkit ang mata, halos kapareha yung mukha, yung tisoy ba? At ano man, at saka mukha sila ni Sister Delia. Pero si Gamaliel, siya ho yung brown skin. Siya lang hindi man talaga curly hair, pero siya yung hindi ho straight hair. At itong dalawa, siya po'y palaging sinasabihan, at saka minsan siya tinanong din ni Sister Delia, hindi ka anak ni Papa at saka ni Mama kasi ikaw lang yung maitim. Isang araw, galing sa kanyang trabaho, seryoso talaga yan siya, hindi ko tumawag. Tinanong yung kanyang mama, sabi niya, Ma'am, mag-usap doon tayo ng masinsinan yung, please, honest lang, Ma'am. Magsabi ka na totoo sa akin, Ma'am. Gusto ko malaman galing sa iyong bibig. Ma'am, adapted pa ako, Ma'am. Tawa kanyang mama. Sabi niya, Ma'am, huwag kang tumawa. Seryoso ba ako? Yun pala, malahong pala. Nandun sa hospital, pinakita niya yung picture, family picture namin. Nakita ho yung Brother Raymond, yung dalawang kapatid. Siya lang yung ibang muka. Sinabihan siya, Burly. Si Gamaliel, no? Adapted ka ba? Kaya na-hurt siya doon, umuwi siya. Now, Sister Delia would have to explain, hindi saniwala, Sister Delia, I need to talk to my son and tell him, Nam, have you seen your face in the mirror? Have you not asked whose that face is? That's your papang's face. You are a son to us. Na ano siya doon? Tawag nito yung nabunulan siya doon at hindi na siya nag-argue. Well, amongst the three, si Gamaliel yung carbon copy sa akin. Yung dalawa ay Sister Delia yan. Ano po? Nilang, happy lang ako ho mga kapatid sapagkat the Lord is starting na to bless these kids and I know hindi pa tapos ang Lord na gumagawa ho sa kanilang buhay. And I know si Ea, first month pa niya ho sa Qatar. Skin clinic. Hindi man masyadong malaki ang kanyang sweldo pero ang tingin ko sa bata, malayo talaga maabot itong batang to. To God be the glory. Si Gamaliel, gustong mag-doktor, sinasabihan ko talaga siya, anak, huwag ka talagang magbabago, ha? Sabi ko, one of these days, kahit kami ho, pag magpapacheck up, tsaka yung mga members, huwag mo talagang singilin. Gusto kasing mag-doktor. And I know, ibibigay ito ng Lord sa kanya ho. Amen. And you know what, ladies and gentlemen, I'm not just talking about this nephew, about this my daughter and my son. I'm also talking about you and everyone's life
si Lord ho ay may glorious plano sa ating buhay, amen, sa ating unahan. Believe me. Amen. Because these are not my words, these are the words of God. Amen. Amen. Imagine now, nung ipinanganak ikaw, nung ikaw ay binalutan, ang Diyos din ay binalutan ka din yan ng magandang tadhana ho mga kapatid. Ang dami mo ng pinagdadaanan. Ladies and gentlemen, nandyan ka na, nagsisimula ang karamihan sa atin. Nandun na eh, nandun na tayo, we're now stepping. We are there already. We are but beginning. We are starting to walk on that glory. Kaya we need to rejoice. We need to thank God. Amen? Amen. Sabihin mo yung katabi mo. Sabihin mo, do not be discouraged. Sabihin mo, rejoice all the time. Come on. Palakpakan na natin ang buhay ng Panginoon. God is determined to fulfill your destiny in its own perfect time. Amen. Determinado ang Diyos na gagawin ho yun sa isa't isang buhay natin sa kanyang takdang panahon. Huwag magmamadali. Sinasabi nga, huwag pitasin ang hilaw na mangga. Ay, filosofo tayo, pastor. Mas masarap yung hilaw na mangga. Pag may ano, tawag ito, yung pag-uon. Ito yung sinasabi ko, brad. Ito yung sinasabi ko, sister. Kung may tamang panahon ba, there is that perfect time para ho sa isang-isang buhay ho natin. Nung isang araw sa column ko po sa Sampuanga Times, araw-araw na kasi kung sumusulat ngayon sa Sampuanga Times, you go and check either Sampuanga Today or Sampuanga Times, I have daily columns in both papers to God be the glory. Sampuanga Today at Sampuanga Times, I write daily. Naibahagi ko yung ano yung testimony ho ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao kasi, he's born again. And he even is a, yung nagpapastor-pastor, ano tawag yan? Yung layman minister. Kaya na pinagtatawanan talaga ng mga tao yung hindi ho nakakaintindi. Ang kanyang pangalan, yung tunay na pangalan niya, Emmanuel. Kaya nga ang Diyos ho hindi siya tinatantanan until yung plano ho ng Lord ay nangyari sa kanyang buhay. Kilala natin si Manny Pacquiao ngayon, champion, ano ho? Biro mo, isang boxing lang yan. Pag-uwi yan sa Pilipinas, 1 billion peso. Kanindutaan na, ano? Ako, una-una ko, busugot lang ako, magpamugbog. Basta pag-uwi, galing ni Chard, di ba Chard? Pag-uwi, galing Pilipinas, galing, ano, Las Vegas, may bit-bit tayong 1 billion peso. Sabi ko nung nabasa ko sa kanya, nabasa ko sa kanyang biography, si Manny Pacquiao daw, early as 9 and 10 years old, hindi nakapag-aral. Dahil ho sa hirap ng buhay, anak mahirap. Kailangan ho magkakakarga daw siya ho sa ano sa pantalan ho ng General Santos. You just imagine ho. He is now mga 38, 39 years old si Manny Pacquiao. KCC, pumupunta tayo. Alam pa ninyo ang part owner ng KCC si Manny Pacquiao. Come on. May mga pastor daw nagpupunta doon. Galing ako pastor. Manny, taga-bundok ako. Kailangan ko ng, ano, yung sasakyan sana yung motor. O, sige, bili ka nun. Hindi motor ang bibilihin mo. Bibilihin mo yung 4x4, ha, pastor? Kaya, daming mga pastor na yun, sabi. May nagsabi sa akin, punta tayo sa Jensen. Kasi tinatawag ka sa pagkata, manalo ni Manny. Sabi ko, wag na. Pupunta lang tayo doon. Hindi. Nung siya, ano, siya isang kargador. Siya ho'y hinuhukot siya, hindi pa nakapag-aral. Marunong na yan mag-Ingles si Manny. Dahil ho, yun na, sa buksing-buksing pumupunta ho sa Amerika. And then later, yes, siya ho'y nakapagtapos by diploma and by yung modular. Yung ano, he has kasi 2 master's degree at this time. Tapos, ano siya, nakapagtapos siya ng, ano, ng BS Management, Business Management, pero these are modular for. But I'm talking about how the man started from nothing and nobody. And later on, see,
what and how is the life of this man? How is the life of this man? Now, makinig kayo ng maigi. Ang Diyos ho ni Mami at ang ating Diyos ay isa-iisa lang. Amen? Amen. Gagawin din ito ng Lord sa buhay mo. Of course, hindi ho tayo kapareha. Ang ibig kong sabihin, ang Diyos ho ay may magandang tadhana sa isa't isang buhay ho natin. Amen? Amen. Kailangan lang marunong mo tayong magsakripisyo ba? Kailangan marunong mo tayong paano ho magsimula? Sabi ho ni David, he who sow in tears will also reap in joy. Pag tayo ay magtatanim, sigurado ho yun, iiyak tayo. Amen? Amen. Pero ho, pag aani tayo mga kapatid, we will reap in joy. Aani tayo ng may saya ho sa buhay ho natin. Amen. Praise be to the living God. May isa akong professor sa mong kaibigan, kasi kasama ko noon sa Sampuanga today. Kanyang tatay ho ay lasingo. Kanyang nanay ho pinubungbo. Nakapag-aral ho sila sapagkat sila ho'y nagkakayod. Magbibenta daw yan ng yung mga butelya, yung sa mga kapitbahay ba? Kasi yung tatay, tawag ito, yung irresponsible ba? So sila ho ay napabayaan. So, nakapagtapos tong dalawa, yung kanyang ate at saka siya, kailangan maglalabada ng ate para makapag-aral siya. Yung Saturday, Sunday, maghahanap ho ng botelya, ibibenta ho. Tsaka yung mga yero, kawawa talaga tong kaibigan na to. Siya ho'y nakapagtapos, nagtrabaho, hanggang trabaho sa Sampuanga Times. At then nagsundalo. Nung bata pa daw siya, pag siya daw'y magbibenta ho ng bote, napasok daw sa kanyang isipan na one day magiging abogado ako. Pero parang isang imposibleng bagay yun na magiging later siya lawyer kasi anak mahirap at sa kanyang tatay ho, lasingo. But you know what, ladies and gentlemen, dahan-dahan ho, siya ho'y dahan-dahan na abot niya ang kanyang desire, ang kanyang ambisyon sa buhay. Minsan ho, nagsasabi, nagtitestimony ho, kasi professor namin, habang nagtuturo, minsan nagbibigay ho ng advice. Pag may mga kliyente, minsan ho, isang perma, it would worth 30,000. Isang perma ho, it would worth 50,000. Isang kaso ho, especially ngayon, mga drug cases no, it would, isang kaso, it would worth 100,000. Itong, professor namin, kabibilang ng isang kanyang sasakyan, kanyang wife, nakapag-asawa ng isang teacher. And then, he would tell us, gaya ko din, isang anak na mahirap. Sinasabi niya sa amin, huwag mawala ng hope, yung Tagalog sa hope? Huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Kasi maabot din ninyo yung inaambisyon, yung inaasam ninyo sa puso ninyo. Itong professor na to, hindi pa nga nagsiserve sa Panginoon. Pero dahil ho, merong focus, merong goal kung professor na to, kung kaibigan na to, naabot niya mga kapatid. How much more to you and to me as children of the living God? Basahin na natin itong sinulat ko po sa screen. 1, 2, 3. God is determined to fulfill your destiny in His own perfect time. Amen. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, God has a perfect time for you. God has a perfect time for you. Palakpakan na natin ang buhay ng Diyos. We are not like puppets in the hands of the Almighty, but He accompanies us along in our individual journey. Hindi ho tayo yung parang mga puppets ho na kinokontrol ho ng Panginoon. Kung hindi ho, sa ating mga personal na desisyon, ang Panginoon ho ay sumasama ho sa atin, nagbibigay siya ng guidance. Hindi tayo tinatalihan ho ng Panginoon, nagbibigay siya ng guidance, nagbibigay ho ng direction ho ang Diyos.
Kaya ladies and gentlemen, patapos na ho yung 2016. A new year, a coming year is coming. Huwag ninyong i-trust ang inyong pong buhay sa inyong kapitbahay. Huwag ninyong i-trust ang buhay po ninyo sa kahit sino man. I-trust ho ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Amen. Hindi na tayo tinatalingan, hindi tayo na parang puppets na kinukontrol ho tayo ng Panginoon. Pero He's always on our side. That in the journey, every time the Lord guides and the Lord leads us. Amen? Sabi mo daw sa akin, paano ka nakarating ngayon sa kinaroroonan mo? Diba? Kasi the Lord has been guiding you. Amen. May mga panahon talaga na may bumubulong talaga sa iyo. Hindi yun audibly na maririnig mo sa tenga mo, pero dito talaga sa puso. For example, yung papel, itago mo yun. Yung wallet mo, nakalimutan mo. Huwag kang dumaan dito kasi doon sa unahan, ito yung gagawin mo. Ito yung tao ang i-approach mo. Ito yung sasabihin mo. Ganito ka mag-answer. Yung guidance ba ng Lord? Amen? Amen. Hallelujah! Amen. Palakpakan na natin si God. Pangalawa ho, God has given us a communal calling. Amen. Kanina ho, personal destiny. Ngayon, it is communal, kundi ibig sabihin pa grupo. Gaya natin lahat, ang faith ko sa puso ko, being your pastor, ang uso ay may isang bukod-tanging panawagan sa simbahan natin. Tayong lahat sa Acts Church. Meron hong plano ang Panginoon, communal plan and communal purpose for all of us. Amen. Bibigyan ko kayo ng isang versikulo po. This is not in Luke, but I forgot to write what is the passage or the verse. Sorry. Okay. This is not Luke. This is somewhere in Leviticus or in Exodus. I just missed how to write the exact passage. Ito yung sabi ni Moses. O God speaking through Moses, "Behold, I have taken the Levites from among the people of Israel, instead of every firstborn who opens the womb among the people of Israel. The Levite shall be mine." Sabi ho ng Diyos, ang mga Levites, mayroong isang grupo ng mga tao, actually this is a tribe. Isang tribo ng mga tao, the tribe of Levi. Ang tawag sa kanila, Levites. Sabi ni God, meron akong panawagan sa kanila that they will serve me. They will keep my tabernacle. They will be my ministers. You know, sa panahon no, ng mga Israelites noon, the Levites are the ones who butcher the animals. The Levites are the ones who burn the offering. The Levites are the ministers of the temple. Hindi ito sila pinagpatatrabaho ng iba. They were not fishermen. They were not carpenters. They were not farmers, their sole job was this, strictly sabi yun ng Lord, their job is to serve me. You see, ang Panginoon, it is the design of God to call communal people. Yung uniform calling ba? Marami hong nagsasabi, basta Bisayan daw, galing ko sa Cebu, or else galing ba sa Mindanao, magagaling talaga ng mga singers, I don't know. Mga Bisayan, praise the Lord, amen. Kaya sa ano, sa mga competition, pag may mga taga Cebu, yung taga Manila, wala, talo na tayo nito. Kasi si Pilita Corrales, yung ano, kasi mga Cebu, kapapanganak lang daw, yung mga bata kumakanta. dito sa Zamboanga, ano ba yung calling natin? Kahit sa mga churches, ganun din eh. Ano ba yung mga signature natin sa, ano ba yung unique signature natin sa Acts? Ang dream ko talaga,
bilang isang simbahan, kahit saan tayo pupunta, we will bear the signature of that beautiful smile. Amen. Na kahit saan tayo pupunta ba, sasabihin nun ng iba, alam ko po, taga-Acts ito kasi yung smile. Amen. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo na you must have the joy of the Lord. At saka, one pa tayo mga kapatid, kahit saan tayo pupunta, saan tayo magkikita, we must be friendly, we must be loving, we must be caring each other. Amen. And we must be helping one another, yung magtutulungan, yung magdadamayan. Amen. Sige daw, i-squeeze mo daw yung kamay ng kasama mo, sabihin mo yung kasama mo, sabihin mo, dadamayan kita kapatid. Sabihin mo, tutulungan kita kapatid. Ayun. Little by little, hindi pa natin masabi ano talaga yung calling ng Panginoon, ano talaga yung communal calling ko natin, pero feel ko lang kasi the calling of one is the calling of all. Share ko lang sa inyo ho lahat. Wala hong to God be the glory, ha? This is for the glory and the honor to the Lord. Wala hong sino mang simbahan ho sa Sabuaga City. To God be the glory, ha? Wala hong sino mang minister o pastor sa Sabuaga City na nasa newspaper ho. Tayo lang po. To God be the glory, ho? At hindi lang ho isa. Dalawa hong newspaper. To God be the glory. Masaya ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya nga, pag bukas kayo ng Sabuanga Times, ilay hands ninyo. Pag magbukas kayo ng Sabuanga Today, ipag-pray ninyo ho, kasi every time I write, I also include the Word of God. Amen? Amen. At hindi lang ho yun. Wala hong ibang masyadong church or minister na makilala ho natin sa Sabuanga City na nasa radyo ho. Tayo lang ho, amen? Bago ako makapunta dito kanina ho, alas 3, nandun ako sa radyo kasi ang programa ko alas 12. Hindi ko alam anong nasa unahan nun natin. Pero, ito ho, another, wala hong masyadong simbahan sa Sabuaga City na yung pastor ho, nag-aral muli. Amen. We glorify the name of the Lord. Please do not misunderstand me, ha? I'm talking about unique things. At, ano ho, yung nung pinadala ko sa ng Panginoon at pinag-aral ako ng Lord muli ho, hindi lang ho basta-basta ang pusong pinakuha ng Panginoon sa akin. Think about it. I'm just thinking, ano kaya ang plano ni Lord sa unahan, no? Siguro, Acts will be a church of lawyers and will be a church of doctors? I don't know. You cannot tell the same people inside the church will later become doctors or later become lawyers or successful business. I do not know. Ang faith ko lang mga kapatid, gaya ho ng mga Levites, ang Diyos ho nagbibigay ng panawagan mga kapatid. The Lord gives communal calling. Amen? Amen. Ang panawagan ng isa ay panawagan ng lahat. Amen. Maraming nagbi-birthday ngayon, December 25. May isa ko binisitahan ko kanina. Kasi kaibigan ko, Pastor ha, punta ka talaga. Hindi ako makapagsabi ng no. Pinuntahan ko alas 10 kasi pupunta daw sa... May tao ba dyan? Amen. Pupunta daw sa La Vista. Inisip ko na paano kaya yung traffic ngayon ba? La Vista, tapos pupunta ko sa Divisoria. Ang layo doon. Then alas 3, simba. Matatapos yung programa ko, alas 2. Dumating ako sa bahay, quarter to 3 na. Text ng text si Sister Delia, saan ka na? Nag-worry na para sa akin. Pumunta ako sa bahay, sabi niya, Pastor, okay na, hindi ka sasama sa atin sa La Vista. Gusto ko lang mag-pray ka para sa akin, Pastor. Sabi niya, ipag-pipray mo daw ang dalawa kong anak na lalaki. Sabi na, ikaw po'y ano, pastor at saka pastora. Kasi yung mga anak ko nila, while they are serving the Lord, yung mga anak ng mga lalaki, gumaganon. While they are in church, yung mga anak na lalaki, itong dalawa ho, nandun nag-iinom,
nagbabarkada, nagpapadli. Umiyak yung nanay, pastor, kahit birthday ko ngayon, walang ibang prayer request ako. Naway may intindihan na, pakipray po sa akin, pastor, na ang mga anak ko naway may intindihan sana nila na ang Diyos, so, ang panawagan nila, ang panawagan ng Lord na magsiserve sa Kanya ay hindi lang ang panawagan namin, kung hindi para din sa mga bata. Yung mga anak, lalaki yung ganun, gumagandang naman. Yung ang tatay tsaka nanay, yung ibubuking ba sa ano? Ilalaglag sa harap po ng pastor. Sabi ko, sige lang doon, mag-pray ko tayo. Na, may the Lord will open your minds that you will understand that you as well have a calling. God has a calling for your life. Sabi na ho na nanay, hindi ako nagigive up, pastor. Ang desire ko na isa ho sa dalawa kong mga anak, kahit isa lang, magpapastor. Ang ganda ng attitude ng nanay, kahit ho, ganun ho ang ugali ng mga anak, hindi niya ginigive up sa Panginoon. In like manner, do not give up in God. Amen? Because nothing is impossible unto the Lord. Amen? Palapakan doon natin ang mga anak. And then, I place here, let's help together to fulfill that destiny and calling. Magtutulungan tayo, amen? Amen. Magtutulungan tayo, sabihan ko yung katabi mo, sabihin mo, magtutulungan mo tayo. Magtutulungan tayo. Pero isang bagay ho na i-discourage ko talaga na huwag natin gagawin ha, mga kapatid. Yung ano ho, yung isip palangga, crab mentality, yun na, nakakirta sa itaas, hinihila ho ng iba. Huwag natin gagawin yan. Magtutulungan tayo na makaakit tayo sa itaas, amen? Na hindi ho hanggang buhay ho, na tayo ho'y naghihirap. Hindi ho hanggang buhay na tayo ho'y in difficulties ba? Anang mahirap? One day, all of us will have good lives, amen? And I'm almost done, last thing. I would like to encourage us this afternoon. Let us be sensitive to the guidance of the Lord. Ano yung guidance ng Panginoon ba sa isang buhay po natin? Na magiging sensitive po tayo. Kasi minsan ho, hindi natin alam na voice na palayo ng Panginoon, guidance na palayo ng Diyos. Kailangan sensitive po tayo. Why? Let me explain this to you. I may be a little prophetic this time. We may have sheep along and ahead. Obey the Lord and do not resist the Holy Spirit. Amen. Sabihin doon natin sheep. Sheep. Yung pag maglakad doon tayo, yung we go, may reroutes. We go to the left or we go to the right or we climb. Or we climb up, or we climb down. May mga panahon sa buhay natin na may mga reroutes at saka shifts binibigay ho ang Diyos. In our journey or alone, naway marunong po tayo, naway sensitive po tayo, na marunong tayong makinig ho sa voice ng Panginoon. And I will stop up to here. Masaya lang ako mga kapatid ngayong hapon na to. Message na to, hindi to sa akin, galing ito kay Lord eh. This is His word. This is His message for you and for me and for everyone. Si Lord ho, and my glorious destiny ho sa buhay natin. It's a tapestry. Ito po'y parang isang cloth